Kevin Durant, mga idol, sobrang taas niya ng confidence pagdating sa anyang sarili pati na rin sa anyang team na Brooklyn Nets. Sa isa kasing interview, mga idol, ay nasabi niya nga, "I don't care who we play in the play-in, just tip it up." Wala nga pakialam, mga idol, si Kevin Durant, si KD, kahit sino pang NBA team ang kanilang kaharapin, malakas or mahina. Para sa kanya ay maglaro na lang sila ng basketball. Yan nga, mga idol, ang patunay kung gaano kataas ang confidence ni KD, mga idol. At dahil din naman kasi, hindi naman talaga sila dapat nandito sa play-in tournament. Nang dahil lang naman kasi sa mga injury ng Brooklyn Nets ay nalaglag nga sila dito sa play-in tournament. Pero originally, mga idol, ay top team nga sila dito sa East. But anyways nga, mga idol, punta na tayo sa ating next balita. Joel Embiid naglabas nga ng kanyang salobin ng kanyang sama ng loob. Sabi niya hindi niya na nga daw alam ang kanyang gagawin. Feeling niya nga daw ay yung mga bumoboto sa MVP ay galit sa kanya. At meron nga daw ibang standard pagdating sa mga Philadelphia 76ers player kumpara sa ibang mga NBA player pagdating sa mga MVP. Yan nga, mga idol, ang saloobin ni Joel Embiid matapos din kasi na malaglag na nga siya sa 4th spot ngayong araw na ito na dating nasa 2nd spot nga siya sa MVP race. Pinangunahan na nga siya ni Giannis Antetokounmpo at ni Luka Doncic at ngayon, mga idol, ay parang palabo ng palabo ang kanyang MVP candidacy. Ngayong etong si Jokic, si Doncic at si Giannis Antetokounmpo ay nangunguna nga ngayon kaysa sa kanya sa MVP conversation. Kaya nga, mga idol, hindi na rin siguro napigilan ni Embiid na ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga resulta ng MVP race. Pero anyways, mga idol, sa tingin nyo, sino bang deserving na manalo ng MVP award ngayong season na ito? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At punta na nga tayo sa ating next at panghuling balita tungkol sa sinabi ni Magic Johnson. Matapos kasi nabigyan ng ESPN na 0.2 chance na lamang ang Lakers na pumasok sa play-in tournament, si Magic Johnson, mga idol, ay naging guest nga sa isang ESPN show. At sinabi niya, kapag nga daw itong Lakers superstar na si Anthony Davis ay patuloy na hindi naging healthy para sa kanila, ay dapat daw simulan na nilang pag-usapan ang pagtitrade nga dito kay AD. Dahil nga daw, mga idol, ay hindi rin naman nakakalaro itong si Davis dahil sa kanya mga injury. At para nga kay Magic Johnson, mga idol, mas maigi pang i-trade na lang itong si AD paalis sa team ng Lakers. Pero anyways nga, mga idol, sumasang-ayon ba kayo sa mga pahayag ni Magic Johnson tungkol sa pag-trade nga kay Anthony Davis? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!